Okay guys, mga katuls. Ito yung kani yung ano yung in order kong packet tool jig. Okay? Ito yung kasunod na in order ko. Okay? Cordless impact drill. To. Okay? JC Kawasaki ang tatak niya. Okay, hindi naman siya ganong ano ganong kamahal. Then, mura lang. At least, merong gagawin din dito sa bahay. Okay? Pagka may kailangan. So, in order ko rin to sa one of the leading, ano, one of the leading online seller. Buksan natin. Okay? Maka plastic plastic ano din siya, bubble na protection sa kanilang produkto. Ito, yun, meron siya palang ano eh. May case siya, case, yun oh. Okay. So, tabi natin to. Then, buksan natin ganon. Okay. Yun oh, JCK. So, nakalagay dito, chuck capacity 10 mm. Okay, tapos meron siyang rated voltage na 21 volts, isa ganong kalakas. Okay, maximum torque of 32 itong 32 N per minute siguro to, o 0.M ganon. Tapos meron siyang battery capacity na 1.5 amperes, AH. Tapos no load speed, revolution per minute, yun siya 1,350. Okay, nakalagay dito JC Kawasaki Power Tool Company Limited. Okay, so yun lang. Okay, sabihin natin to. Then buksan natin. Yan. Yun. Yan sa manual guys. Yung manual niya, operational manual, cold rest impact drill 2111C. Okay, JCK Kawasaki. Yan, meron sa mga cushion, wear earmuffs, wear breathing mask, wear safety goggle, yung mga instruction na yun. Okay, so makikita mo sa manual kung paano gamitin. At yun na naka-dismantle na, no, na assembly ng product nila. Okay, ito yung mga parts. So, hindi na natin kailangan ano yung, ano, tingnan natin kung paano natin, ano ito. Yung operation niya, paano. Okay. So, dito makikita nyo, meron siya mga pre socket para dito. Dito, mga socket ng Philips. Meron siyang Philips screw. Okay, bali anim to, tsaka ito. Yung baterya. Okay, dalawa po yung baterya niya. May reservang isa. Meron siyang tatak na ganun. Kawasaki. DC Kawasaki. Okay, ito yung product. Meron siyang hammer. Meron siyang para sa screw. Ito para sa trailing ng mga bakal. Okay. Hanggang 18 torque siya. 18 torque. So sa 18. Sa 18, dun siya na siya sa hammer. Okay. So, ito yung charger niya.
I-charge natin dito. I-charge din. Dito pala. Okay. Yun. O, tingnan mo to. I-charge natin dito. Saksak natin dito. Kaya kailangan natin ng socket. Sandali. Kuha ko ng socket. Yun lang ano guys, wala siyang libreng socket, kaya kailangan bumili kayo ng sarili yung socket. Ganyan lang yan kasimple, tapos sasaksak mo rin sa ano, saksak mo dito. Yun na. Naka, red light na. Ibig sabihin, kumakarga ito, kumakarga. Hindi siya sira. So pag, red, pag nag-green yan, ibig sabihin puno na to. So alisin natin itong isang baterya, so ibig sabihin eh, hindi siya sira, kumakarga siya. Try natin yung isa. Nag-green siya pag walang karga. Pag walang karga at pag puno na to, green siya. Pero pag sinaksak mo to, alam mo na hindi siya sira kung mag-red siya. Yun, nag-red siya. Ibig sabihin, kakarga ito. Okay? So, try natin. Balik natin sa pwesto yung okay. So, try natin lagay ito. Okay, pa ganun. Yun. So, gusto mo magsara yun, pindutin lang to. Tsaka mawakan to. Okay. Reverse. Meron siyang dalawang drive, fast at saka o, kung gusto mo lang ano, hawakan mo lang may dito, tapos pindutan mo lang dito, left and right yan. Gusto mong iigpit yan, luluwang yon, ganun mo lang. Pero pag nilagay mo to, okay, pindutin mong ganon, tapos hawakan mong ganito, hawakan mong ganon, magsasara. Ayun, gusto mong alisin to, hawakan mo yan, hawakan mo to, pindutin mo yan. Ayun, uluwang siya. Okay, so mura lang din to, almost 3,000. Pero very light siya. Okay naman. Nakalagay dito 10mm 18V 1.5 amperes 1350 revolution per minute cordless impact drill. Ang model niya 2112C by JC Kawasaki Power Tool. Okay naman siya. Siguro yung sa tornilyo, siguro mga 3 or 4 sa mga tornilyo. So try natin to. Okay. Yun.
Kailangan pagkano, medyo malakas ang memory ito. Paginigpitan. Okay? So, kuha ka ng kahoy, sampulan natin dito. Okay? So, yan po. Medyo, pag nag-iipon ka ng mga tools, kailangan na, kahit di matibay, basta reliable lang sana. Okay? So, kuha ko ng kahoy para masampulan natin yan. Okay guys, ito. Ito yung sampulan natin. Pero ito, pagka gagamitin nyo na talaga ito, kailangan naka-screw yan sa table. No? Kailangan naka-screw para hindi siya gumagalaw na ganun. So ngayon, by demonstration lang, para at least alam nyo. No? Okay? So, butasin natin ito. Ito muna ang kabila. So, ipitin natin yung screw para maglapat, hindi siya gumagalaw. Okay, very useful itong mga gamit na to para sa paggawa ng mga cabinet drawer, mga wardrobe, cabinet, tsaka ano-ano pa, table, mga ganon, kama. So, para makaano kayo, ipakita ko muna sa inyo yung depth na kailangan. Okay? So, kailangan pag pinasok mo to, yun. Kailangan may allowance dito. No? Kailangan meron siyang allowance para hindi siya tumama dito sa bakal. Pag tumama sa bakal yan, masisira yung talim ng drill bit natin. Kailangan mayroon siyang allowance. Yun. Okay. So, hindi siya nakasentro. Mas maano dun. So, ang gagawin natin, itataas natin to. Lungan muna to. Tapos itaas. Tingnan kung sesentro na. Gagawin natin, luluwangan natin to. Kukunin natin to, ng allowance. Luluwangan natin to. Okay. Lagyan natin, alisin muna natin.
titingnan natin yung saan sa sentro. Kailangan nakasentro yan. Pagka binutas mo, sentro dito. Dito. So, sobra ito. Baba natin. Yun mga katools, oh. Sentrong-sentro na po. Nakasentro na siya. Yun, oh. Nakasentro na sa kahoy dito. Yung talim. Okay? Nakasentro na. So, ang gagawin natin, higpitan natin to, tsaka ito. Yan. Tapos, lalagay tayo ng clearance para hindi tumama sa bakal. Yun. Yun ang clearance mo niyan. Kasi lalagay mo to dito, para sagad siya, sagad. Okay? Tapos higpitan natin. Para mo ito, kailangan yung clearance. Alam mo na yung clearance. Huwag mo ngayon na bumaba. Okay? Yun. So, sentro na. Kukunin natin, tapos lagay natin uli dito. Hawakan mo to, reverse, para migpit. Yun. Alright. Okay, mga katools, ilagay to dito. Tapos, igpitan ito. Tandaan nyo, mga katools, ha? Dapat ito, nakapix yan. Mayroong mga tornilyo yan, nakalagay na ganun sa lamesa, o kaya kung saan safety. Pero ano lang to, demo or demonstration purposes lang to, para makita ninyo. Okay? So bubutasan natin to. Ito lang ang bubutasan natin, ito. Ito ang gagamitin natin kasi ito hindi siya malapad. So ito lang ang bubutasan natin nandito. Okay? So mahigpit na yung natin, tapos mahigpit din ito. Okay na yan. Kayang-kaya na yan. Tapos alalayan lang natin. Tapos ganunin lang natin yan. Yun. Tibay. Tibay. Maganda. Tignan natin yung pagkabutas niya kung mapino. Yun, ang ganda, oh. Ang ganda, guys, oh. Okay. Dapat hindi na dito tumutuloy ito. Kasi baka gumamit ka ng maliit na tornilyo, at least wala pang butas. Kaya nang butasin ng maliit na tornilyo yan pagpasok mong ganun. Okay. Bawa dito, i-screw mo yan. Gaganuin mo. So, pwede. So, for demo, tignan natin, no? Kukuha ako ng tornilyo. Okay? Sampulan natin. Pero napakaganda po nito. Napakaganda. Sulit na sulit ang pera dito. Yun, no? Mapino pagkano. Sandali lang po. Okay po mga katus, eto, kumuha ko ng isang, okay, isang kahoy na ano, tapos kumuha ko ng medyo maliit na tornilyo,
Okay, di, turn nito, wood screw, tawag dyan. Kuha po na ako ng clamp para hindi magalaw. Ito po yung clamp natin, wood clamp. Binili ko rin po ito, in order ko sa ano din po, online. Okay, hindi ko na in-unbox, gagamitin lang lang natin. So, pakita natin kung paano, kung gagawin natin. So, paggamit nito, okay, kiklip mo lang yan, dun sa, okay, clip mo ganun, tsaka mo, screw. Higpitan mo lang. Okay? Higpitan mo lang, magkabila. Tulak mo lang ng ganon, tapos ganunin mo lang yan. Alright. Tapos, ito po. Tanggalin natin to. I-reverse natin ganon. Tanggal na. Lagyan natin yung ito po ang lagay natin. Ay, ito. Ito po ang lagay natin. Hawakan nyo lang. Yun. Tapos, ito po yung dalawang screw kinuha ko. Ito yung butas kanina. Binutas natin dito sa gamit ang pocket hole jig. Pocket hole locator. Tapos, ito yung cold rest drill na binili ko rin. So, kung idudugtong mo itong dalawang to, gaganunin mo. Yan, oh. Lagay mo lang yun. Tapos, ganunin mo lang, oh. Yun na. Yun na po. Okay. Ganun lang po. Pero pagka totoo nyo nang gagawin yan, syempre bago nyo ilagay yan, reverse natin. Bago nyo ganunin yan, kailangan gumamit muna kayo ng stick well. Okay. Lalagyan nyo ng stick well dito, tapos didikit nyo ganun bago nyo i-screw para mas matibay yung kapit nung dalawang kahoy. Okay? So, may walang chance na mag-iwalay yan. Pwedeng ganun, pwedeng pa ganun. Okay? Ang pagdikit, pwedeng ganun. Ito yung maliit na screw na kanina. Dikit natin dito banda. Tapos, yan na. Ay nako, tigit. Halos gumalaw yung lamesa, tibay. Yun po. Yun po mga yan, oh. Sulit na sulit. Cold rest drill, pocket hole jig, at saka itong ito po, wala man pong more than 5,000, mga less than 5,000 pesos po yan na nabili ko. Or kung sumobra man sa 5,000, eh ano po yan, kung sobra man sa 5,000 yan, di naman lalabas ng 5,500. Ganon. Okay? So, ito po. Ang gaganda ng mga gamit na to. Murang-mura. Hindi ko sinasabing branded o ano. Basta sa akin lang. Nakita nyo naman. Epektibo. Okay? So, konting pera. Pero may magagamit ka.
Reliable naman sa bahay yan. Hindi naman gagamitin by industrial work. So, sulit na sulit ang pera po. Okay po. Don't forget po to like and share and subscribe. Notification bell po. No? Pindutan lang po yung notification bell para yung susunod na mga upload namin na matunghayan ninyo ulit. Marami po akong in order na ano, ngayong 11-11 sa mga online seller. So tatlo yung bali apat yung in order ko, lahat lahat pwede, walang sira, walang damage. So salamat at sulit naman yung pera. Meron pa akong mga darating na order, siguro mga 7 piraso pa yun. Lahat yun nagagamitin sa woodworking. Okay po. Huwag niyo pong kalimutan, please subscribe, like and share. Click the notification bell. Sige po. Bye-bye. Ingat po.